Hello, good afternoon guys, and welcome ulit sa ating YouTube channel. Kamusta? And congratulations sa ating mga gainers dyan. And I'm sure maraming nag-gain sa araw na to. Okay, so before we start, maraming salamat pala sa ating mga subscribers. At hopefully na marami kayong matutunan sa ating YouTube channel guys. Although simple lang siya, I'm very sure na marami kayong matutunan dyan. Lalong-lalo na yung ating mga learning videos nandyan sa ating playlist sa pag-trade natin. Okay, so good luck and please subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan and hit the notification bell guys. Okay, so maraming salamat muli and good luck. Okay, so sa mga hindi pa po aware, meron tayong dalawang trading setup na ginagamit sa ating charting session. Ito yung ating Marcy trading setup and yung ating price action or yung ating support and resistance combined with our Fibonacci retracement guys. Okay, so yung dalawang trading setup na yan, makikita natin dito sa ating playlist guys or you can explore sa ating mga videos dito. Okay, so lahat ng mga charting session natin guys, pwede nyong gawing guide or reference yung ating mga videos dito. Okay, so para makita nyo yung effectivity and yung performance ng ating trading setup na si Marcy and yung price action. Okay, so ang ating titingnan natin ngayon guys na ating mga stocks ay yung ating mga top trending stocks. Okay, so yung ating 11-11 trending stocks. Ayan. Okay, so same din yan sa ating kaibigan na Investagram. Nilagay ko lang siya doon sa ating presentation. So yung ito ang ating mga top trending stocks at nilagay ko lang siya dito sa ating presentation. Okay, so 11-11 trending stocks. Okay, so ang ating time frame na gagamitin is yung ating daily time frame guys. Okay, so daily time frame lang muna tayo ngayon dahil medyo marami yung ating titingnan. And of course, yung ating important note to remember, we need to understand and adapt different kinds of market conditions. Okay, so we need to treat trading as a business. Each time frames have their own different personalities. Always examine first by yourself through research and backtesting and the final decision will always end into ourselves. Okay, so let's start with our local index. Okay, so diretso na tayo. Oops, sorry. Ayan lang natin para medyo maganda. Okay, so ayan. So guys, ayan nga. Nag-breakout na siya doon sa ating resistance. Kung nasundan nyo yung ating charting session, mga previous charting session, so nagkaroon tayo dyan ng breakout na sa ating considered as our strong resistance level and then nag-consolidate na yung ating consolidate na yung ating price above our breakout point. Okay, so medyo okay yan. At yun nga lang, medyo nasa profit taking stage tayo. Okay, so yung ating short term trading signal is nandun siya sa ating above our level 80 which is considered as momentum level. So maraming magpo-profit taking dyan. And hopefully na mag-hold yung ating price above our support level line. Okay, so dapat na mag-consolidate siya dyan. And hintayin natin na magkaroon yan ng correction or pullback yung ating ibang mga stocks. Okay, so sa ngayon, yung ating resistance na babantayan kung magpa-plot tayo ng ating Fibonacci retracement. So from this level as our resistance and to our lowest price. Ayan. So meron tayong resistance na nakatyan dyan. Okay, so which is similar doon sa ating price action na nating nakikita. So from that level of our point 786. So, nandiyan yung ating resistance. Hopefully na mag-consolidate nga guys. Kaya ang aking sinasabi na dapat magkaroon tayo ng consolidation muna dito bago tayo mag-attempt for breakout ulit doon based doon sa ating Fibonacci retracement resistance level. Okay, so and next resistance naman natin if ever na mag-materialize yan is from this level guys. Yan, tingnan natin yan. Yung ating resistance na yan guys. Okay, so hindi muna tayo lalayo and titingnan natin guys kung magkaroon tayo dito ng consolidation or two candles, consolidation ulit or kaya niyang i-break out. But yun nga lang, medyo andun tayo sa profit taking. Okay, so medyo may mga stocks na under profit taking pa rin and or nasa overbought level. Okay, so far so good yung ating local index at maganda rin yung volume na ating nakita ngayon. Okay, so mataas yan, malaki yan. Okay, so yan si local index, si PSEI. And let's see for these remaining days. Kung mag-consolidate, mag-pullback, or kaya niya pa rin yung i-breakout. Okay, so let's start with our top trending stock na si M&M. Silipin muna natin si M&M. Okay, so si M&M sa ating
daily time frame. Yan, so lakas din ito guys, same name as in. Okay, so rally post, rally post, rally. So ang ganda. May mga post candle siyang pinapakita diyan sa ating chart. Okay, so lupit. Okay, so sa ngayon guys, nasa overbought level yung ating short-term trading signal. So kung nasundan nyo to guys, or nasundan nyo yung ating entry gamit yung ating Marcy trading setup, so congratulations. Okay, so sa ngayon we will observe. Okay, so bantayan natin yung ating trail stop guys kay M&M. Okay, so nandun siya sa ating level 80 and level 70. So nag-break out siya dyan sa ating level 80, and that serves as our trail stop kapag nag-break down siya dyan. Okay, so congrats sa mga nakapasok sa level na to from the our entry point ng ating Marcy trading setup upon breakout doon sa ating mga parameters. Okay, so congrats guys sa mga nakasakay dyan, and the same time doon din sa mga nakapasok sa breakout. Okay, so nagkaroon tayo dyan ng breakout yan, so nagkaroon tayo ng breakout dyan. Ayan, so congrats guys sa mga breakout player dyan. Okay, so sa ngayon wala tayong nakikitang exit kundi trail stop lang guys, and which is considered na rin siya na near to our resistance yung ating price. So, ingat-ingat tayo dyan. At gaya ng sinabi ko, so set your trail stop since nasa overbought na rin ng ating short-term trading signal. Okay, so malamang na magkakaroon tayo dyan ng mga consolidation. So, from our resistance level. Okay, so observe natin yan guys. So, yan ating papantayan within this area. Okay, so nasa good trading level siya, above our 0.5. So, kapag nag-break or nag-pullback yan, so as long as mag-hold yung ating support 1, level 1 na to. Okay, so good to go yan. And of course, kapag still above our MA10, ang ating price, okay, so good pa rin yan. And I'm sure na magkakaroon yan ng mga consolidation or pullback bago niya i-attempt na i-breakout yung ating resistance na to guys. Okay, so yan si M&M sa ating daily time frame, and congrats guys. Okay, so support pwede natin gamitin for doon sa mga medyo okay yung mga risk appetite. So, pwede natin gamitin yung ating MA10 as our cut loss point kapag nakasakay kayo dyan, or pwede rin doon sa ating level 1. Okay, so sa level na to. Okay, so yan si M&M sa ating daily time frame. And next, si Dito naman. Yan, so si Dito guys, medyo hindi maganda yung last candle niya. Okay, so this serves as a strong ceiling pressure. Okay, so win pa rin dyan yung ating mga bear traders. Okay, so ingat-ingat lang guys. This is a price rejection candle. Okay, so sa ngayon, wala pa rin naman tayo nakikitang entry gamit yung ating Marcy trading setup. At based doon na rin doon sa ating price is below our MA10 siya. So hindi nag-hold yung ating gap up. Okay, so kung nasundan nyo yung ating previous charting session, so nandito yung ating kuno-considered as our strong resistance. So near to our resistance yung opening, then suddenly boom, magkaroon ng buhos dyan and bumagsak yung ating price. Okay, so ingat-ingat lang guys. And para sa mga momentum trading, so I think kung gusto nyong mag-momentum trading, so extra careful lang and reduce your time frame to it's either 5 or 15 minutes depende sa comfortability nyo. Okay, so sa ngayon nag-price rejection yung ating price doon sa ating resistance. And yung ating babantayang support, ayan, nag-breakdown siya doon sa ating MA10, so which is not good. At dapat mag-hold next natin yung ating support line is from this level, guys. Okay, so bantayan natin to, itong level na to as our support, and hopefully na mag-hold ito. Okay, so dapat mag-hold yan kapag nagkaroon tayo ng price drop dyan or nagmagsak ulit yung ating price. Okay, so hindi muna tayo lalayo kay Dito, at bantayan natin yan yung ating support level na to. Okay, so yan si Dito sa ating daily time frame. And next si Mac. So, yeah, yan. Yeah, okay, yun yung anak ko. Okay, so yan si Mac. Ang ganda ng candle niya dito guys. Okay, so bullish na bullish yung ating candle, last candle kay Mac. Okay, so yung ating napansin guys, so yesterday nagkaroon tayo dito ng gap up. Okay, and then suddenly may mga profit taking na nangyari yung ating candle na to. And then ngayong araw na to, nagkaroon tayo ulit ng gap up, and then finilled niya yung ating gap dito sa level na to.
Okay, so and then pinataas. Okay, so that's a strong bullish signal ng ating stock na si MAC, guys. Okay, so congratulations sa mga nakapasok dyan before na magkaroon ng mga news. Okay, so before na last week. Okay, so before election ng US. Okay, so yan si MAC sa ating daily time frame. Maganda yung pinakita. And yun nga lang, we have to sit our trail stop, guys. Okay, so nasa level 80 na rin yung ating short-term trading signal as our Marcy rules. Okay, so this serves as our trail stop na. Yung ating level 70 and level 80 upon breakout, guys. Okay, so congrats. At kung sa mga... Yan, so sa mga nakasakay dito, yan, malaking tulong yan, guys. Okay, so congratulations sa inyo. At kitang-kita natin yung ating mga entry dyan. Yung ating Marcy trading setup. Okay, so breakout point din yan. So nasa breakout yung ating stock din na si MAC sa level na to. So yan. And sa mga gustong pumasok, I think it's too risky. Mataas na masyado yung ating price doon sa ating MA10. So wait na lang tayo, guys, na magkaroon siya ng pullback or yung ating price is near to our MA10. It's better na mag-hold yung ating price near to our MA10, and that's the time na pwede tayong mag-entry and sit our cut loss point doon sa ating MA10 pa rin. Okay, so yan si MAC, and yung ating resistance na binabantayan, ayan, so near to our resistance yung ating price na si MAC sa level na to. Okay, so meron tayong swing low dyan, so this serves as our resistance initially kay MAC, and next resistance naman natin is from this level. Okay, so medyo malayo pa yan. Okay, so hindi muna tayo mag-focus dyan, and focus tayo dito muna sa ating resistance level na to. And I'm sure na magkakaroon pa rito ng mga consolidation or correction yung ating short-term trading signal, guys. Okay, so I suggest na trail stop lang muna yung ating babantayan muna ulit kay MAC. Okay, so yan si MAC sa ating daily time frame. And next si ASIN. Okay, so sino yung nakasabay kay ASIN? Kaya ng ating previous charting session, nagkaroon tayo dito ng... Okay, so sa chart pala. Ay, so hindi ako nakapaggawa pala kahapon ng ating video. Okay, so meron tayong post candle na nangyari dito, and which is considered as our entry sa ating Marcy trading setup, guys. Okay, so kahapon, pasok pa rin sa ating Marcy trading setup yung ating ASIN sa ating daily time frame. Okay, so congrats at... Let's see, guys, kung mayroon pa rin yung follow-up green candle tomorrow. Okay, so maganda rin yung volume na pinakita niya dyan. And sit your trail stop doon sa ating level 70 kapag nag-breakdown siya dyan para doon sa ating mga swing trader. Okay, so yan si ASIN. At gaya ng ating na-plot doon sa ating previous charting session, guys. Okay, gamit yung ating Fibonacci retracement. So dyan tayo nag-plot sa ating last price. Closing price nung mga nakarang araw. And so, tingnan natin. Yes, anak? Ayan, so, doon yung resistance natin. Okay, so, yun po yung anak ko. So, tamang-tama yung ating pag-plot ng ating Fibonacci retracement. Doon siya nag-fall yung ating resistance sa ating golden ratio or golden level na 0.5 ng ating Fibonacci retracement. Okay, so yan nga. Nagkaroon ng profit taking, and hopefully, guys, na mag-hold yung ating price above our 0.14 or magkaroon tayo dyan ng breakout doon sa ating 0.618 and magkaroon ng consolidation dito. Okay, so sa ngayon, which is good pa rin yung ating short-term trading signal, this is a sign of our momentum entry pa rin. Okay, so kaka-breakout pa lang ng ating short-term trading signal doon sa ating level 70 and long-term trading signal. So that serves as our entry, strong entry of our momentum trading. Okay, so Fibo levels as our guide para sa ating resistances and support, guys. So nasa all-time high yung ating ASIN. So let's wait na magkaroon yan ng weakness, tsaka tayo magkaroon ng decision kung exit o hindi. Or depende na rin sa inyo, guys, for momentum play. So you can reduce your time frame to our lower time frame, guys. Okay, so yan si ASIN. And congrats, guys, sa mga holder nito. Okay, so next si C.
You see, so karoon dito ng price rejection, guys. Same with our dito na stock. Okay, so which huge volume. Okay, so price rejection doon sa ating resistance level. Yan, and doon din sa ating opening level, guys. Okay, so talagang na-pump yung price and profit-taking yung nangyari. Okay, so yan yung ating nakikita. So based on our candle, this is serves as our bearish candle, guys. Okay, so extra careful lang, guys, and dapat mag-hold yung ating support level, yung ating MA10, gamit yung ating Marcy trading setup. If ever na bumagsak yan or mag-drop yung ating price breakdown sa ating support line, so we will consider this our next support is from our this line, guys. Okay, so medyo matagal pa. Medyo malayo pa yung ating price. And hopefully na mag-hold yan, guys. Okay, so consolidation yung ating babantayan dito sa ating price na si ating stock na si C. So dapat mag-hold yung ating price above our MA10. Okay, good to go yan kapag nag-hold, and possible na may potential na nag-breakout ulit yan. But so far, nasa bearish candle yung ating last candle, guys. Okay, so yan lang muna, guys, yung ating titingnan, and pwede nating pasukin yan for momentum play, pero extra careful lang, guys, dahil yung ating short-term trading signal is there's no confirmation of our entry. So malalaman yan natin bukas kung pasok pa rin sa ating entry si C sa ating daily time frame, although yung ating price is above our MA10. Okay, so yan si C sa ating daily time frame, and next si PHR. Okay, so ito si PHR. Okay, so sa ating daily time frame si PHR, bounce play, guys. Okay, so congrats, at I think na ito yung ating pinaka support niya. Yan talaga nag-bounce sa support na yan, guys. Okay, so nagkaroon dito ng consolidation, and then boom, makyat. But kung titingnan nyo, guys, this is only for bounce play. Okay, so bakit ko nasabi, yung ating short-term trading signal is below our shifting level pa rin. Okay, so we will consider it as our entry yan for our Marcy kapag nag-hold yung ating short-term trading signal above our level 50, and yung nag-hold yung ating price above our MA10. Okay, so extra careful pa lang kung hindi kayo bounce player. Okay, so observe muna natin, dapat na mag-hold yung ating price above our MA10. At least 2 candles, guys. Okay, or mag-consolidate siya dyan above our MA10. The same time yung ating short-term trading signal is mag-hold above our shifting level. Okay, so next resistance kay PHR, nating babantayan. Okay, so pwede natin kunin yung level na to. Okay, so for our next resistance, guys. Okay, so yung ating mga strong resistances is from this level pa, so medyo matagal pa yan. Okay, so dito tayo muna mag-focus for our initial resistance. Dapat na bago niya i-break out to is magkaroon muna ng consolidation dito, guys. Okay, so medyo kapag break out na yan, I'm sure na yung pullback medyo malakas din. Okay, so ingat lang muna, guys, at wait nyo sa mga gustong pumasok na magkaroon muna ng pag-hold above our MA10 yung ating price kay PHR. Okay, so next, si MRC. MRC sa ating daily time frame. Wala pa tayong entry, guys, gamit yung ating Marcy trading setup. But pwede nating bantayan. Okay, so yung ating price is above our MA10 na sa araw na to. Yung nga lang, yung ating short-term trading signal is hindi pa siya ganun kalakas. Okay, so observe na lang muna. And let's see. At kung babantayan natin yan, guys, kung tingnan natin sa ating Fibonacci retracement from the breakout level. So, from this level. So, ayan. So, nag-hold yung ating support doon mismo near to our 0.236. Okay, so, bantayan natin yan, guys. So, kapag once na nag-trigger now, nag-materialize na yung ating breakout point doon sa ating long-term trading signal. So, that's the sign of our entry, confirmed entry sa ating MRC. Okay, so ingat pa rin dahil wala pa tayong confirmation of entry. Okay, so resistance nating babantayan is yung ating price level na to. Okay, so good luck, and let's see, guys. So next, si MY sa ating, okay, so sa ating daily time frame kay MY. Yan, so ang ganda ng volume, guys. Congratulations.
Okay, so nasa resistance level yung ating M wide. I'm sure na may potential to for breakout, guys. Okay, so kung titingnan natin yung price action, lagang bubutasin niya yung ating resistance. So may potential yan, guys. Okay, so nasa entry na rin yung ating Marcy trading setup, yung ating MAC, M wide. Ayan. So nag-hold yung ating short-term trading signal above our long-term trading signal. Same with our price above our MA10. So may potential, guys, na i-breakout niya to because of this volume. Okay, and very strong consolidation yung nangyari dyan. Okay, so ayan, bantayan natin yan, guys, para sa mga breakout player. And of course, nasa entry na. Okay, so congrats sa mga nakapasok nito sa araw na to. Let's see, guys. Okay, so resistance doon sa ating resistance level and yung ating level 70. Okay, so may mga resistances pala tayo dyan nakikita sa ating RSI. Yan. So mayroon din resistance, price rejection sa nangyari dito. Okay, so bantayan natin yan, guys. And support or cut loss point natin, of course, doon pa rin sa ating level MA10. Okay, so yan yung ating babantayan. Serves as our cut loss point. Or if ever man, so pwede kayong mag-cut loss doon sa ating support level line sa level na to. Kung kaya ng risk appetite nyo, guys. Okay, so yan si M wide sa ating daily time frame. So resistance, bantayan natin yan. And next resistance pala natin yan is, nako, ayos ah. Okay, so medyo maganda. If ever, so medyo mataas-taas pa yung ating resistance. So may mga consolidation or pullback pa mangyayari dyan bago niya ma-reach or test yung ating resistance. Ayun, si M-Wide. And let's see, guys, mataas yung potential for breakout sa ating si M-Wide. Okay, so next, si Tech. Ito si Tech, guys, kung nakita nyo yung ating mga chart doon sa Investagram. So this serves as a candidate for bottom play. Okay, so bottom, picking itong stock na to si Tech. And congrats. Okay, so nag-materialize yung ating entry upon breakout doon sa ating long-term and shifting level 50. Ganda ng entry na yan, guys. That's strong entry. And yung gold din yung ating price above our MA10. Okay, so congratulations, guys. And tingnan natin, guys, yung ating resistance level. So mayroon tayong resistance sa level na to. Okay, so medyo layo-layo pa. Baka magkaroon pa to ng mga pullback and consolidation. So may potential na i-break din niya yung ating resistance na to. As long as na mag-hold yung ating price above our MA10, so good to go yan, guys. Okay, so good to go yan. And yung ating short-term trading signal, medyo overbought na. So we need to sit trail stop para doon sa mga ating mga swing player. Okay, so trail stop yung ating binabantayan sa ngayon. At let's see. Okay, so mukhang magiging break even if ever na kapag nagkaroon kayo dito ng cut loss point or kapag nag-breakdown yung ating level AC, so pwede kayong mag-trail stop dyan. At I'm sure na magkakaroon pa ulit yan ng consolidation kapag nag-breakdown yung ating short-term trading signal below our 80 and 70, guys. Okay, so yan lang muna, guys. Di tayo muna lalayo kay Tech and observe natin kung kaya niyang i-break or test yung ating resistance level na to for these remaining days. Okay, so meron pa ba? Okay, so yan lang muna, guys. Hopefully na may nakuha kayong idea or information. At lagi nating tandaan, guys, na yung ating trading is all about probabilities. Okay, so if you stick to those higher probability trades, then there's a better chance of coming out ahead in the long run. Okay, so thank you for watching. And please subscribe and share. Comment down your questions and any request, guys, is highly appreciated. Okay, so maraming salamat and have a nice day.